na po mga kabesti. Ito po inyong kabesti. Kabesti ng lahat. Kabesti ng buong bayan. Hello, hello, hello. So ngayon mga kabesti, natapos na natin yung part 1 natin. So, naituro ko na sa inyo. O ngayon, dadako po tayo sa part 2. Tuturo ko sa inyo effects ng mga gamot. Hindi lamang po paracetamol ang tuturo kong epekto ng gamot sa portion na ito mga kabesti, kundi yung gamot po sa ubo at sipon at yung ubong may allergy o may hika. So ngayon, bilang tips mga kabesti, dahil usong-uso ngayon ang mga sakit. So ngayon mga kabesti, kung tayo meron ng sakit, stay na lang tayo sa bahay at uminom tayo ng maraming tubig. Magdoble pahinga tayo para maibalik natin yung dating lakas ng ating katawan. At mag-take tayo ng vitamin C para lumakas ang ating resistensya. So ngayon mga kabesti, tara na po. Nadako na po tayo sa part 2 natin. At panoorin natin yung ating tutorial. Tara na po. O halimbawa naman mga kabesti na masakit yung katawan mo, nilalagnat ka na, tapos naisipan mong bumili ng alaksan. Bumili ka ng alaksan. Tapos ito pa yung ginawa mo. Bumili ka pa ng paracetamol. Tapos ininom mo siya. Huwag na huwag niyong gagawin yung mga kabesti. Kasi, yung alaksan ay may content na rin ng paracetamol. At ang generic niya ay ibuprofen and paracetamol. Yun ho ang generic ng alaksan. Kaya kung isasabayin nyo pa ang paracetamol yan, may paracetamol na yon, eh hindi rin ho po pwede. Okay. Paano naman mga kabesi, kung bawa inuubo na ako? Ano bang dapat na gamot ang aking inumin? Pag sinasabi inuubo ka na, ito yung productive cup o yung ubong may plema. Okay. Ito yung mga gamot na pwede mong inumin. Yung mga mucolytic drugs. Ayan yung ambroxol, carbocysteine, mucinex, pulmucin, bromhexin, at plumucil at plemex. Yun yung mga gamot na pwede mong inumin pag ikaw ay inuubo na. Ang ubo mo ay may kasama ng plema. Okay. Ang sinasabi naman nila na non-productive cough, ito yung ubo na walang plema. Okay. Okay. Ang pwede mo inumin dito, bawa na, wala nga plema, dry cough. Ang pwede mo inumin ay yung mga expectorant drugs gaya ng guaifenesin. Ito yung magpapalabas ng plema. Okay. Ano pa ba ang pwede pang inumin pag hindi makalabas yung plema mo? Ito yung mga dextromethorphan, rubitusin. Ito yung mga gamot sa ubo na pwede ipalabas ang yung plema. Ito yung mga anti-tussive drugs or expectorant drugs. Okay. Pag sinabing mong antihistamine drugs, dahil minsan diba, hindi natin kayang tiisin ang katikatinalamunan mo, hindi ka makatulog, di ba? So, yung iba naman, ang ginagawa ng iba, binibigyan niyo yung pasyente ng cetirizine or loratidine. Ito yung mga gamot na pang-antihistamine para hindi mangati ang iyong lalamunan. Bakit yung ibang tao ayaw nilang uminom ng generic na gamot? Ito yung paliwanag ko. Dapat naman talaga hindi brand name ang dapat ang tinatawag sa gamot na binibenta rin sa Pilipinas. Dahil nga nakasanayan na natin mga Pilipino ang tawag ay brand name at generic names. Ang talagang dapat na sinatawag dyan ay ang innovative drugs. Pag sinabi mong innovative drugs, sila yung unang nakapag-formulate ng gamot na yon. Pag sinabi mong generic drugs, sila lang yung sumunod nakapag-formulate doon sa gamot na yon. Kaya pag bumili tayo ng gamot, mabili nga po ng paracetamol, at iba tinatanong ng
PA or pharmacy assistant na anong brand? Diba sinasabi natin biogesic, diba? Okay. Meron may ibang tao na pag inaalok namin ng ay wala na pong biogesic, ma'am, kasi nakakausan na po. Meron ho tayo dito yung mga generic na paracetamol po, gaya po ng gawa ng Right Med. Pwede nyo naman hong i-avail yun, pwede naman nyo kunin yun kasi iisa lang naman yung epekto nila. Yung iba talaga, hindi talaga bibili kasi nga, iba yung pananaw nila doon. Then, napakaintindi nila na mas mababa ang efficacy ng generic name na gamot kaya sa branded. Kasi sa, ang ano kasi nila, isip nila, pag branded, mas tatalab sa kanila yung gamot. Pag generic naman, hindi ganong tatalab. Pero hindi, pareho lang yung kanilang effect. Okay. Kaya lang sila tinawag na generic kasi sila yung pangalawang naka-formulate nung gamot na yon. Kaya nga tinawag na generic. At yung isa brand name or innovative drugs, kasi sila yung unang nakapag-formulate ng gamot na yon. So ngayon mga ka-bestie, sana po, ang tanging mapapayo ko pa lang sa mga ibang mga nakakasakit o hindi pa nakakasakit, para makaiwas po tayo sa sakit mga ka-bestie, isa lang ang ating gawin. Pag tayo lalabas ng bahay, mag-face mask tayo, mag-face shield. Pag uwi ng bahay, maghugas ng kamay, magpalit ng damit. Lalo-lalo na po mga ka-bestie doon sa mga taong may mga sakit na diabetes, may mga sakit sa heart, mga delikadong sakit, kailangan alagaan natin yung ating katawan para hindi ho tayo mahawa ng salot na sakit na kumakalat sa ating mundo. So mga ka-bestie, dyan na po nagtatapos yung aking vlog. Sana mayroon po kayong natutunan. At kung mayroon po kayong gustong ipatapik sa akin, willing naman po ako na ituro yun sa inyo. Mag-comment lamang po kayo sa akin comment section. So mga ka-bestie, maraming salamat po. At ako po rin po ay nagpapasalamat sa mga followers ko, sa ka-team academy ko, sa team click. Maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and push the notification bell. So, dyan na po nagtatapos. Bye-bye!